Please be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Welcome back mga kabarangay sa atin pong mga last episodes, Kags Butch, at kanina din po sa ating first segment nabanggit po natin na next year sa 2025 ay magkakaroon po tayo ng dalawang eleksyon. Isa pong midterm election sa May at isa pong barangay at SK elections for December. And speaking of two elections po sa 2025, alam po ba ninyo ang difference po ng dalawa? Ito po ay magiging partisan election sa midterm versus non-partisan election naman po sa barangay o BSKE. At ibabahagi lang din po natin, Kags Butch, sa atin po mga kabarangay kung ano po ang kaibahan ng dalawa. Kapag partisan election po ang usapan, ito po ay may political party na involved. Ibig po sabihin, ang mga kandidatong tatakbo ay kabilang sa mga registered political parties ng bayan. Example po, like Liberal, Nationalista, Lakas, Reform Party at kung ano-ano pa. Ang mga kandidato ay may allegiance sa partidong sumusuporta sa kanila, both sa ideology at tulong pang pinansyal. Pagdating naman po sa non-partisan ay wala naman pong partido at independyente ang takbo ng mga kumakandidato. Wala pong team at walang tulong pinansyal at ideology na sinusunod ang mga ito. Maraming salamat, SK May. Alam ninyo, ang yung election next year, na malapit na, ilang buwan na lang, 2025 na, kasi malapit na tayo magkalahating taon. Opo. At malapit na rin ang ating mid-year bonus. Yeah, biglang yun ang naisip eh. Kasi nangangailangan, pahingi, pahing pera. Yung partisan tsaka non-partisan, sometimes sa barangay nabiblur yung lines. Mm-hmm. Ibig sabihin, malabo. Lumalabo, wala namang kasing nasunod. Dahil kung mapapansin ninyo, team sa barangay. Yung si Kapitan, nabawa, kalabang ko si Kapitana, may team Serrano, may team Salazar. Meron siyang sarili niyang partido, team. Hindi dapat ganoon kasi independente ang takbo natin. Pero anong magagawa natin? Kasi ang barangay ngayon, pera-pera na. Kung halimbawa yung pitong kagawad, walang pera, may kitim yan sa malakas na kapitan na malakas gumastos. At syempre, may chance ang manalo. Kaya nagtitim yan. Pangalawa, hindi man nila gusto yon at hindi man nila sinasadya. Dahil nga gusto nilang manalo, ang pinipili kong mga kagawad, halimbawa, yung mga katulong din sa kandidatura ko bilang kapitan. Halimbawa, yung SK na yon, malakas sa lugar na yon at baka dalhin niya ako doon. Ang kagawad ko malakas dito sa halimbawa isang malaking area na hindi naman ako taga doon, baka madala rin niya ako. Nagtutulungan yan, kaya nagiging team. Pero hindi talaga teammanship ang barangay election. Ito ay takbong independente kuno. Dahil, kaya ako lang sinasabing kuno dahil hindi nasusunod. Pero, kasi nagkakaroon ng partisan sa barangay Pero ang partisan political activity or partisan election, ayan, wala nang keme-keme. Sasabihin na nila na vote, namumulitika ako, iboto ninyo ako at ito ang aking team. At ang team ko hindi lang basta team na halimbawa kay Mayor May Salazar, kundi siya ay representative ng Nationalista Party. Ako naman ang sa Liberal. Kami dalawa magkalaban. So, in effect, meron ding kahit papano nare-receive ang mayor niya at saka vice mayor niya at saka yung kanyang mga konsehal na tulong pinansyal sa partido nila. Hindi naman ganun kalaki yun. Sapagkat ako ay tumakbo noong 2010, sasabihin ko ba yung political party ko? No? Wag na. Kaya lang kilala nyo yung political party na yon. Naabutan po kami kahit papano. Pero pang-tarpaulin lang, hindi naman gaanong kalakihan din. Ang nagdadala talaga dyan yung pera ng mayor kung meron man. Wag po kayo magtaka kung sa mga bagong nakikinig, kung pera ako ng pera dito, asal po tayo dyan.
Hindi po ako nag-advocate ng pera-pera, pero yun po ang nangyayari. Nagsasita ho tayo ng totoo. Kasi kung hindi ho tayo magsasita ng totoo, eh wala rin naman, huwag na tayo magprograma ng sa barangay tayo. Ano ho, kinakailangan real talk tayo lagi. So, ayun ang major difference ng partisan tsaka non-partisan. Ang tanong lang naman dyan, yung mga susunod natin mga pag-uusapan, yun sa COMELEC. Pero bago yun, iba muna. Opo. Kags Butch, kanina po nabanggit po natin na pagdating po sa partisan elections, ang mga kumakandidato po ay meron pong allegiance o tinatawag po nating party allegiance to an ideologue or ang ideology po ng kanilang nire-represent na party. Ano po ba ibig sabihin nito, Kags Butch? Ang kanilang paniniwala sa isang para magandang kanilang public service, meron silang parang ideology, meron silang pinaniniwalaang idea. Halimbawa, kasi dito mahirap dito sa Pilipinas, kasi sobrang dami na, iba dito, pera-pera kasi dito sa Pilipinas. Pero halimbawa sa Amerika, Republican at saka Democratic Party, dalawa lang lagi sa Amerika. Sa, pagka nagtatlian, independente na yung isa. Yun po yung kalaban nila. O yung dati, na 1980s na Reform Party, pero wala na po yun. Democratic tsaka Republican. Ang Democratic Party naniniwala na dapat magsipag ka at dapat binibigyan ka ng tax breaks. Oo, kasi yun ang paniniwala. Kaya lumili niya yung mga ibang mga kandidato dyan. Sungusumpa sila. Yan ang pinaniniwalaan ko. Among others, ha, ang Republican Party naman naniniwala na tataksan natin yung mga mayayaman. At yung taxes na yon ibibigay natin, trickle-down project para sa mga nagtatrabaho na mga middle class. Yun naman ang paniniwala nila. Although wala namang masyado at parehong maganda, yun ang paniniwala nila. Nasa discarte na lang yun kung paano nila ipatutupad. So, yun ang mga one of the major difference na ideology na pinaniniwalaan sa Amerika. Dito sa atin, dati kasi ang Liberal Party, nung panahon pa ng mga lolo-lolo natin, iba yan, iba kumilos yan. Pag sinabing Liberal Party, liberal ang aming thinking. Naniniwala kami na dapat may pumasok na mga investments, foreign investments dito. Naniniwala kami na dapat kung magaling ka, bigyan ka ng suporta. Ang Nationalista Party naman, naniniwala yan dati, anong panahon ng ating mga lolo, dapat nationalistic ang approach. Kinakailangan laging Pilipino ang una. Kaya nga nagkaroon ng Filipino First Policy. Kinakailangan nagtatagalog tayo. Kahit saan tayo mapunta. Hindi tayo naniniwala na dapat Spanish tsaka Espanyol nagiging... Ganun ang difference nung mga panahon na yon. Pero ngayon wala na. Ang ginagawa lang ngayon kinakailangan may political party ako para may masabi akong team at para merong sumuporta sa akin ng konting pangpinansyal. Ayan na lang ang difference niyan. Wala na talagang difference. Maraming salamat po, Kags Butch. Sa atin naman pong election next year, Kags, meron naman po ba tayong ini-implement o ang COMELEC at CSR, meron po ba silang ini-implement na civil services restrictions para naman po sa mga nais kumandidato para sa election? Yun sa civil service, hindi ko muna pag-uusapan kasi napakahaba niyan at talagang isang buong programa yan. Pero yung sa restrictions, yung mga pag-i-stricto ng COMELEC, tandaan nyo last year na pag-usapan natin, bawal ang bowler, bawal ang umutin sa birthday party. Meron lamang pong requirements pagdating sa tarpaulin at mga posters. T-shirt, may mga 2x3 lang ang size, mga ganun-ganun. Bawal umutin ng party, mga ganun. Kasi daw, non-partisan ang barangay. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng mamuliti ka. Kahit na politika yung ginagalawan mo, pero yun nga, bawal nga ang mamuliti ka. Especially kung nag-file ka na ng COC. Magpa-file na ng COC, ang national tsaka local candidates. Pwede ba nilang gawin yon, mamigay ng t-shirts? Partisan sila Talaga, mamimigay sila. Bowlers, pwede ba silang umatin ng mga party at sabihin nilang iboto ninyo ako? Aba, pwede na nilang gawin kasi partisan political activity to. Wala na tong keme-keme. Hindi ito yung kunyari sa barangay... kailangan ganyan-ganyan. Hindi. Politika na ang nagpapaandar sa motivation ng mga kandidato. So, maaari bang makita natin na hindi stricto ang COMELEC? Depende na lang kung in the next few months susubaybayan natin. Pero ang non-partisan, halimbawa, ako ay naimbita sa isang birthday party o sa isang asosasyon at sinabi kong, ako po ay tumatakbo bilang konsehal o mayor o vice mayor.
Sana i-vote nyo ako. Ito pong aking mga programa. Kahit wala pang eleksyon o kahit wala pang campaign period, hindi natin alam, pero para sa akin, pwede mo nang masabi yan because ikaw ay partisan political electoral activity ang iyong ginagalawan. Pero speaking of COMELEC restrictions po, Cags Butch, sa tingin po ba ninyo, katulad ng nangyari po last year para po sa ating BSKE, pagdating po ng filing po ng COC, magkakaroon po ba ng problema ang mga nakaupo po sa pwesto ngayon at maiipit po ba sila? Hindi po sila pwedeng gumalaw for the fear of electioneering po at early campaigning po. Well, dahil nga partisan, makakagalaw pa rin sila. Mm-hmm. Hindi naman titigil ng serbisyo ng isang konsehal tsaka mayor kung kahit naka-file na sila ng COC. Dahil nga kinakailangan diretso pa rin. Yun nga lang, ang restrictions na lang dito, hindi ka na makakapaglabas ng project. Mm-hmm. Hindi ka na makakapaglabas ng budget. Kasi bawal na bawal, principle ng government ito, ha, ng batas, bawal na bawal maglabas ng pera habang nangampanya. Especially kung nakaupo ka. Kung ikaw nakaupo at hawak mong pang-project at maglalabas ka ng project, dahil ipapakita mo lang na may ginagawa ka, bawal na bawal po yan. Hindi ho pinapayagan. So, doon may ipit sila. Hindi po pwede. Pero, yung ibang servisyo nila na nararamdaman ninyo, tuloy pa rin po yun. Mm-hmm. Para din yung sa barangay last year, tuloy pa rin sila nagsisilbi. Hindi nga lang sila makapaglabas ng budget. Maraming salamat po, Cags Butch. At mga kabarangay, huwag po kayong aalis dahil po sa ating pong susunod na segment naman, tuloy-tuloy lang po ang ating usapang eleksyon. Cags, baka meron po kayong panghuli pa pong mga paalala tungkol po sa topic na ito bago po tayo magpunta sa ating next segment. Yun nga, pero mamaya siguro sa next segment, no? Kasi marami kasi na malapit ng mga konsehal tsaka mga mayor. Kailangan ba daw na kailangan lang tulong ng kapitan tsaka kagawad? Magandang topic po yan. Usapang politika. Okay po, maraming salamat po, Cags Butch. At magbabalik po kami, mga kabarangay, dito lang. Sa Barangay Tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa Barangay Tayo.